Kumusta at long live? Alam niyo ba guys na may isang late audio na pag-uusap itong si Francis Lee Marcos at si Macmac Pablo na hindi na-upload si Macmac Pablo dahil hindi ito mag-work sa kanilang planong Black Propaganda kay FLM. Kung kayo ay interesado sa nasabing video na ito, panoorin right after sa intro. Pasok. RDDTV Fki at Francis Leo Marcos 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita niyo po sa comment section, pakiclick po, pakifollow, pakisubscribe po sila. Parang po sa inyo lahat. RDDTV MLM. Mga sulat na sinasabi nila. Ako yung busang pumunta ron dahil inuto nila ako. Sir, sumod na lang kayo. Idol namin kayo eh. Opo. May mga ganun-ganun pa yung mga... Anyway. Lalaban ako ma. Pero hindi ko dadali ng apelido Marcos. Opo. Antonio lang. Francis Leo Antonio. LM. They cannot take away the Marcos from me. Maybe they can take away the Marcoses out of me. But they cannot take away the Marcos out of my blood. Oh, nga po. Kahit ano po anyway, mangyari, ano, tibayan nyo lang po talaga loob nyo dyan. Hindi, ang sa akin, alam mo, hindi ko kailangan ng Marcos para maging ako. Eh, nga po. Para sa kanila yung ginagawa ko, ho. Hindi naman para sa akin. Ayan. Kumana pa sila ng alanganin, dapat dinala sila nagpa-interview. Ayun, napastuloy sila ng tao. Kaya nga. Dami kayo nagalit kila, no? Bongbong at kay Aimee. Pero ma, panimala ka, ayoko na maging Marcos ba? Opo, para may sumpa. Masalimot yung buhay ko bilang Marcos eh. Mula pagkabata ko, nabuhay na ako sa kasinungalingan eh, putang ina. Opo, yun nga. Maraming pera, pero yung kasinungalingan ng buhay ko, nandun bakit. Baka hindi nyo ma-enjoy. Naalala mo yung sinabi ko doon sa yung ginaya ni Rafa Edroser. I am here because of my blood. Because of her birthday. I don't care about the politics. I am not come here to alter history. Nor change what every story is written in the book. No, nga po. Kabisado. But this time, the new millennium. Kabisado ko, no? Ako yun eh. Eh, kaya nga po. I don't care about the politics. Nor any history about written in the book. Kumbaga, the story of lies, deception, and fulfillment. Ayos. Baka ito na yung fulfillment pa. Oo nga po. Naku, malapit na malapit na. Ayang, kaya nga hindi nga sila tumitigil. Yung mga antay sa inyo, mga ayaw sa inyo, mga antay, kalaban. Kasi sa halip na mawala ang mga taga-suporta nyo, lalong dumami. Hindi naman ito pinatitigil. Ang sinabi ko, wag lang pag-usapan yung kaso. At wag lang pag-usapan yung nanay ko. Ayun nga po. Yun lang. Huwag nang pag-usapan yung pinag-ugatan ko kasi ako maglalabas yan. Opo, opo. Pag nilalabas ko yan, tamimiri silang lahat. Nagets mo? Opo, opo. Ang pag-usapan is yung mga nagawa ko o sinong gagawa ng ginawa ko. Tapatan nga nila yung ginawa ko. Yung mga tipo, reality versus reality. Yung tipong ganun. Labas. Opo, opo. Mamadilis ka nilalagyan ko. Okay lang po. Kita naman po kayo. Ano sasabihin mo? Eh, meron tayong ano, merong susuporta sa inyo, taga Canada. Ang sabi sa akin, kung kayo daw po eh tatakbo sa 2022, maglalabas siya ng pondo. Ma, ang importante makalabas ako rito. Maglabas ako rito, bubueltahan ko yung mga hayop na NBA na yan. Kaya nga po. Ang balita, tinatakot nila lahat ng witness para ituro ako. Oh. Ano kalaban-laban ko rito? Makamulong ako. Well, anyway. Kung naging mahirap ako, mabubulok na talaga ako. Ayun nga po. Ganyan ang laro nila. Mac, 17 counts ng nanggay labo na binabato sa akin.
scammer daw ako. Putang ina. Ang tagal ko na nakakulong ni isa, wala man lang sabi na iniscam ko sila. Hmm. Rapist daw ako. Hmm. Blood grabber daw ako. Eh, putang ina, ako namimigay ng lupa eh. Kaya nga po. Nakita ko nga po yung simbahan na, lupa ng simbahan, binigay niyo eh. Yes. Ma'am. Po. Lalaban ako. Opo, yun po talaga dapat. Pero pinag-iisipan ko kung senador o vice president. Hmm. Kasi po, marami pong susuporta sa inyo. Wala na, lalaban ako. Eye for an eye, tooth for a tooth. Hmm. Kung kaya kong ibigay sa mahihirap, lahat. Lahat ng pera ko na pinagpaguran ko. Siguro yung pera ng taong bayan, mas lalong kaya kong bibigay sa taong bayan. Kaya nga po. Hmm. Siyempre po. Alam mo, ma'am. Lahat naman tayo nagkakasala. Okay? Opo. Pero, hindi ko alam yung kasalanan na. May kasalanan pala ako eh. Eh, yun nga po. Masakit na katotohanan. Hindi ko alam ko na may ganun akong kasalanan noon pa, dinoon ko pa hinarap yan. Kaya nga po, saka sa, di ba, kung alam niyo yun, di sana, hindi na kayo lumabas. Ayun na nga. Anyway, at saka wala, hindi naman nila ako inaresto katulad ng sinasabi nila. Hmm. Ako yung busang pumunta ron dahil inuto nila ako. Sir, sumod na lang kayo, idol namin ngayon eh. Opo. May mga ganun-ganun pa yung mga... Anyway. Natingan mo. Host. Opo. Okay, so we are back again dito sa ating Munting Channel at ngayon ay bibigyan natin ng konting reaction ang nasabing leak na audio conversation sa di umano itong si Francis Leo Marcos at si Macmac Pablo. Okay, so disclaimer lang muna na ang aking sasabihin ay pawang nakabase lamang sa ating napapanood, napapakinggan at naririnig dito sa social media. So... Well, maliwanag yun guys, no, yung talagang kagustuhan na ni Francis Leo Marcos na talagang ayaw na ayaw niyang pag-usapan talaga ang kanyang kaso dahil nga hindi na naman ito makakatulong sa lahat and even sa kanya dahil kahit na anong gagawin ng mga vloggers, mapa-anti man or pro-FLM ay wala talagang bearing yan sa kaso. It is just a waste of time. Pero minsan talaga may mga vloggers, particularly sa mga anti-FLM na talagang mag-upload ng update sa kaso patungkol kay Francis Leo Marcos dahil kikita sila dahil clickable yung mga videos patungkol kay Idol FLM dahil nga maraming nagmamahal kay Francis Leo Marcos. As long as yung pinaka-critical na issues patungkol sa kanyang inay, so ayaw na ayaw din nun ni Francis Leo Marcos dahil nga nakikiusap itong si FLM bilang anak, no, dahil alam niyo naman na gaano kasensitibo ang mga puso ng inay. Masasaktan din yun kapag mahalongkat ang storya ng kanilang pamilya, lalo na kung yung kanyang anak ay nasa kulungan. So ayaw na ayaw meron. So kaya nga nakikiusap siya na huwag na pag-usapan. Then with respect naman sa mga accusation na binabato na kay Francis Leo Marcos na ito ay isang lying grabber, so kita niya man noon na talagang aminado si Macmac Pablo na itong si FLM pa ang namigay ng lupa at nakita daw niya yung mismong simbahan yun guys, kung hindi ako nagkamali, no, na doon nakatirik kung saan nabigyan sila ng libreng lupa ni FLM. Hindi yun kinokontent ni Macmac Pablo ngayon dahil nga ito ay makakasira sa kanilang black propaganda na ipakalat lang kay FLM. Yun. Dun kung napapansin nyo guys na yung usapan between Macmac Pablo at ni FLM, no, ay talagang parang usapan ng magkapatid o kaibigan na sinasabi ni FLM na talagang para bang ang dating na kuno parang nag-umpisal siya kay Macmac Pablo at nagsasabi siya na talagang wala siyang krimi na ginawa, wala siyang ginawang kasalanan. At agree naman si Macmac Pablo noon that time na walang kasalanan dahil nga kung mapapansin niyo may pag-usap na kung itong talagang si Francis Leo Marcos ay may talagang kasalanan, siguro pwede siyang
Magkamali nyo, no, pwede niyang maisalaysay ni Macma. Pero sakto nun ng kanyang pananalita ay firm siya at siguradong-siguradong na wala talaga siyang kasalanan. Then, at the same time, plan na rin pala ni, nito ni Idol FLM na tatakos siya bilang pagiging vice president o sa Senate. So, para sa akin, mas safe at mas winnable doon sa Senate dahil nga dusi ang kukunin mga bagong senador, ihalal ng bagong senador. So, unlike sa pagiging vice president o sa pagiging presidente ay isa lang talaga. So, dito na tayo sa mas mataas ang posibilidad. Right? Then lastly guys is yung pag-amin nga no ni Macmac Pablo. So may otak talaga itong si Macmac Pablo dahil nga kung tutusin nyo, sabi niya na kung ikaw naman pala ay may kasalanan FLM, mabuti pa sana na hindi ka lumabas para hindi naman ka gulo-gulo pa ang buhay mo, di ba? Malaya ka naman nung hindi ka pa lumabas sa social media. So kung ikaw ay may kasalanan, dapat hindi ka na lumabas. Ang sagot naman ng ating idol is, tama ka. So meaning to say is mismo si Macmac Pablo ay aminado at nakuha niyang punto na talagang si FLM ay walang kasalanan dahil kung ikaw ang taong may tinataguan sa batas, especially sa mga sabihin nating mabibigat na kaso, no? Talagang hindi ka lalabas at ipakita yung whereabouts mo dahil nga madadakip ka lang sa ating otoridad assuming na ikaw may kaso. But considering na ikaw ay malinis at sa konsensya mo ay talagang wala kang ginagawa, talagang magpapakita ka sa publiko in public do dyan sa talaga sa imo kung saan ka nakatira, nag-opisina at yung mga activities mo, di ba? Pinapakita naman na itong si FLM ay talagang nasa condominium at namimigay lang ng bigas, ayuda, di ba? So, masabi natin na may utak rin itong si Macmac Pablo during that time. Okay, so dito na natin siguro tatapusin ang ating video guys. Medyo mahaba-haba na ating ginawang reaction. Till next time, bye-bye.